Welcome back po sa ating YouTube channel. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel na Martisio Arcos TV, huwag mong kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel at pakipindot mo na rin ang hit notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Ito po ang kwento ng mga mulanay in Quezon. Ito po ay dinikomentary ni Cara David, ang sikreto ng mulanay na kamhantik, ang pinakamataas ng bundok sa bundok peninsula sa Quezon province po sa mulanay. Sa tahimik na bayan ng Mulanay sa probinsya ng Quezon, may isang bundok na nababalot ng misteryo. Halos walang nangangahas na pumasok dito noon. Bukod sa mataas at matarik, nakakapangilabot ang mga higati nitong balete. Masukal na kagubatan at naglalakihang mga langgam. Pero may isa pang sikreto ang bundok na ito. Mga kakaibang hugis ng bato na sinasabing likha ng mga sinaunang tao. Tayo ngayon sa bundok ng kamhantik. Ito yung pinakamataas na bundok dito sa Mulanay, and in fact pinakamataas na bundok sa buong bundok peninsula. Alam naman natin sa kultura ng ating mga ninuno, yung mga pre-colonial Filipinos, pagdating sa mga bundok, sagrado talaga yan. Maraming mga rituals at maraming mga paniniwala surrounding the highest mountains in any area, at hindi yan iba dito sa bundok ng kamhantik. Makalipas ang ilang minuto, napilitang tumigil ang aming jeep. Mukhang hindi nakakayanin ito ng sasakyan natin, so ang pagaganahin na natin ay ang ating mga paa. Sa simula, animoy pangkaraniwang bundok lamang ang Mount Kamhantik. Pero habang lumalalim sa kagubatan, lalong nagiging masukal ang daan. Ito! Maya-maya pa, nakilala ko ang mga kakaibang nilalang ng bundok na ito. Iba't ibang kulay ng hantik o mga gahiganting langgam na may malalaking pangil sa kanilang nguso. Yan yung mga hantik na malalaki, na may mga fangs siya na malalaki. Kaya ang tawag dito sa bundok na ito ay bundok ng kamhantik, kampo ng mga hantik. Sabi nila, kapag kinagat ka daw nito, sa sobrang sakit lalagnatin ka raw. Protected area ang Mount Kamhantik, kaya halos di nagagalaw ang mga puno at halaman dito. Sobrang masukal na dito sa lugar na to at kailangan mag-ingat tayo kasi may mga tinik-tinik. Ano to eh, ratan? Ratan yan. Tapos matalas ito. Sugatan ka. Maging ang mga mangangaso, pinaniniwala ang sagrado ang bundok na ito, kaya hindi sila nangangahas na basta-bastang pumutol ng puno. Yung sabi dito, may mahiwaga ang bundok na ito. Oo. Nakakakita dito ng tubig. Oo. Puntahan mo naman, wala na. Wala na? Oo. Kasi magatuwid, talagang mayroon na himala. Dito? Dito sa bundok na ito. Ah.
Oh my God! Look at that tree! Ang laki! Mahigit 300 taon na raw ang tanda ng baleteng ito. Ang mga ugat, singlaki ng sanga ng mga karaniwang puno. Pero may napansin pa akong mas kakaiba sa punong ito. Sa ilalim ng mga ugat, may mga malalaking tipak ng bato na may mga kanal na nagsasanga-sanga. Natural na likha kaya ito ng kalikasan o sadyang inukit ng tao. Parang sa loob ng balete, meron ding kanal. Nauna yung kanal bago tumubo yung balete. Ang sakit! Ba't ang kati? Uy, ang kati! Tsaka ito parang ano, stinging, parang nakakapasok. Parang may mga kumagat sa akin. Sheesh! Shoot! Ang kati! May iniindamang sakit, sinubukan naming sundan ng mga nagsasanga-sangang kanal at dinala ako nito sa loob mismo ng ugat ng higanting balete. Pagdating sa kabilang bahagi ng bundok, halos puro limestone na ang aming nilalakaran. Ang limestone ay isang uri ng bato na madalas makita sa mga kuweba. Ilang minuto pa, nagulat ako sa aking nakita. Ito talagang alam mong hindi na to natural kasi... Wow! Rectangular eh! Rectangular! Hindi naman ganito ang... limestone eh. So ito mukha talagang kinot siya talaga. May bilog siya dito. Napansin ko rin na may mga butas sa paligid ng parisukat na hugis ng bato. Ayan oh, kitang-kita mo yung pagkakaukit. Bilog na bilog ang pagkakaukit sa bawat butas. Konting lakad pa. Meron pa dito. Ganun na naman! Rectangular, tapos meron na namang post hole sa tabi. 1, 2, 3, there's another one here. 4. Laging may malaki, tapos may tatlo na magkakapareho ng sukat kasi yung laki ng kamay ko. Tapos gano'ng kalaki itong... Tingnan natin kung pareho yung size ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Compare natin siya dito sa isa dito. Ganun din ba? Gano'ng kalaki yun nandito? Mas maliit ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pareho lang siya, ma'am eh. Pareho siya ng length. Tapos, may mga poste rin ba siya? 1, 2, 3. Tapos ito yung malaki niya. 4. Parang may pattern. Parang siyang may pattern. Si Lolo Vicente ang isa sa mga pinakamatandang mga ngaso sa Mulanay. Matagal na raw palaisipan sa kanila ang mga batong may kakaibang hugis. Pagkaalam namin, ito yung libingan kung tawagin dito nung araw. Yung libingan ng mga engkanto, kung tawagin dito sa aming engkanto. Yung malalaking taong mga ngaso sa bundok. Bakit naman po naisabi ninyong engkanto? Ay paano? Wala dito pumapalit itong mga... Tulad natin mga tao, kundi ang karamihan dito, mga taong damo, ganun. Kaya naisip namin, ito yung libingan talaga ng mga taong engkanto. Maya-maya, isa pang bato na itsurang libingan din ang tumambad sa amin.
Sa bilang ni Lolo Vicente, aabot daw sa 17 ang mga batong animoy nicho na matatagpuan sa bundok ng Kamhantik. Halos lahat sa kanila, pare-pareho ng sukat at butas sa paligid nito. Sino ang gumawa at umukit sa mga batong ito? Ito nga ba'y libingan o nicho? Pero ng ano? Sa mahigit isang taong paghuhukay ng mga archaeologists sa Mulanay, hindi lang mga bungo at kalansay ang nakita nila sa paligid ng mga sinaunang nicho. Pero ang pinakamahalagang parte ng sarcophagus o nicho ay ang limestone na takip sa itaas ng libingan na hanggang ngayon hindi pa rin natatagpuan. Ang hinaharap ngayon ay yung isa sa malaking magandang bahagi at importanteng bahagi ng mga nicho, ng mga tomb. Ito yung mga takip. Yun ang nawawala. Anong hinala nyo po? Yung mga treasure hunters, nagmamadali ng panahon na yun, binungkal na lang, mabilisan, may mga nabasag, hindi na nila binigyan ng halaga, itinapo na lang, pati yung mga nandun sa loob ng nicho ng mga kalansay, wala, binalangga lang na itinapo na lang. Katunayan ng umakyat ako sa bundok ng Kamhantik, ilang beses kaming nakakita ng mga pirapirasong banga at palayok sa paligid. Ito yung may design, oh. Hi! Ayon sa mga taga rito, hindi archaeologist ang nauna sa hukay sa Mulanay, kundi ang mga treasure hunters na naghahanap ng ginto. Hindi naman sila aware, wala naman silang pakialam. Noong unang pumunta rito, ang purpose lang nila yung Yamashita, mga ganun nung araw. Tapos yung iba, yung nabalitaan na ito ngayon lumang libingan, ay ang ginagawa nila yung sa mga treasure hunter na may iba pa silang purpose na may mga ginto doon sa tabi ng mga libingan. So pinaghuhukay ngayon? Pinaghuhukay nila yon. Mahigit 10 nicho ang aming nakita sa bundok ng Kamhantik. Lahat pare-pareho ng sukat. Kung totoo ngang libingan ito ng mga sinaunang Pilipino, importanteng mahanap kung nasaan ang sinaunang komunidad. Sa Quezon pa, makikita natin dyan, may mga rice terracing dyan eh, no? So yan yung mga early practices nung agriculture, no? So yung lupa dyan ay mataba, no? Tapos maraming source ng tubig, kaya hindi malayo, no? Na may settlement dyan. Alam naman natin na ang lahat ng mga sinaunang komunidad nagsisimula malapit sa isang river, malapit sa isang body of water, malapit sa dagat, nasa coastline. Tanong, meron ba ditong malapit na body of water? Kuya, meron po bang ano dito malapit na ano ng tubig? Oo, tipong bukal or ilog or malapit sa dagat, ganun. Bukal lang dyan sa baba. Makalipas ang 1 kilometrong paglalakad, isang asul na tubo ang napansin kong nakabaon sa lupa. Oh, may tubo dito. Parang tubo to ng tubig. Sinundan ko ang pinanggalingan ng tubo. At dinala ako nito sa ilang konkretong tangke. This must be another spring. Nakalaki, pero maririnig mo na may tubig na bumubukal doon sa loob.
Ang sabi nila, ito na raw yung ginagamit ngayon ng 70% ng Mulanay na water nang gagaling na raw dito. Kung totoong may libingan ang mga sinaunang tao sa tuktok ng Kamhantik, hindi malayong sa paanan nito sa tabi ng ilog at bukal, minsan tumira ang sinaunang komunidad. Sa ngayon, tanging sa mga bato at artifacts na lamang nabubuhay ang bakas ng sinaunang kasaysayan ng Mulanay. Sa kasamaang palad, ilan sa mga bakas pinagsamantalahan na ng iba. So kahit disturbed site, pinipilit ng archaeologist na maging ma-reconstruct pa rin. Ma-reconstruct. At baka meron pa rin in situ site na matamaan. What do you mean disturbed site? Kasi naransak na po ito ng mga pet hunters. Kailangan maging maingat pa rin sa paghuhukay. Baka sakaling meron pang hindi sila na disturbed. At saka malaman kung alin yung luma talaga at alin yung bago na lang. Kasi posibleng yung ilan dito sa mga nakita dito, kung kunyari bones or ng animals or whatever, pwedeng dinala na lang doon or pwedeng may kumain or recently lang namatay doon tapos doon na lang nalibe. So hindi natin sigurado kung talagang sinaunang panahon lahat sila. Sa kabila ng banta ng mga treasure hunters, naniniwala ang mga taga-Mulanay na marami pang lugar sa Kamhantik na hindi pa nagagalaw at patuloy na ikinukubli pa ng mga ugat ng balete. Hopeful kami kasi ang laki ng lugar na ito, nasa 5 hectares. Mm-mm. Then yung nakamapa, nakagrid pa lang sa National Museum is 1,000 square meters. Mm-mm. So malaki pa yung posibilidad nito. Halimbawa itong area na ito. Mm-mm. Saka yung area doon sa baba, tapos yung nakita natin doon sa baba. Sana meron pa doon na naiwan. Sana meron. Ang problema, pansamantalang tumigil sa paghuhukay ang National Museum. Kung anong dahilan, hindi pa nila masabi. Dasal ng mga taga-Mulanay, sana magpatuloy muli ang pag-aaral bago tuluyang mabura ang bakas ng nakaraan. Matagal nang paniniwala ng ating mga ninuno na ang mga gubat, kuweba at bundok ay lagusan tungo sa kabilang mundo. Sagradong himlayan, pabalik sa pinanggalingan. Marahil para sa iba, wala nang puwang ang ganitong paniniwala. Nagbago na ang panahon at pati ang ilan sa ating tradisyon. Mga sagradong lagusan ng nakaraan, himlayan ng kasaysayan, at tulay sa ating pinanggalingan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.